me F and welcome to our channel. And bago mo sana simulan ang panonood ng video ito, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong uploads. At para naman sa mga kapwa ko mental health warriors, huwag niyo sanang kalimutan ding suportahan ang channel na to dahil ito po ay para sa ating lahat. Sa video ito, magkakaroon na naman tayo ng usapan tungkol sa mental health. So magkakaroon lang muna tayo ng konting disclaimer na ang lahat po ng sasabihin ko dito ay base po lamang sa aking sariling karanasan at sariling opinion. So yun na nga, since mental health ang pag-uusapan natin ngayon, hindi ko po maintindihan kung bakit dito sa Pilipinas ay medyo tabu pa din kapag sinabi mo ang salitang mental health. Ang connotation kaagad nila is crazy or baliw. So hindi nila kayang i-digest or masyado silang constipated kapag naririnig nila ang salitang depression. Ang unang nasa isip kaagad nila ay kaartihan. Pag nag-anxiety, sasabihin nila OA. Kapag nag-panic attack, ang sasabihin nila nagpapapansin. Sadya nga ba talagang kaartihan lang namin ito? Sadya nga lang ba talagang OA kami? Sadya nga lang ba talagang kami ay nagpapapansin? O sadyang ikaw mismo ay ignorante sa ganitong usapin? So, gusto ko lang sanang bigyan linaw na ang mental health ay importante din sa ating pang-araw-araw na gawain or sa mismong kabuuan ng ating pagkatao. Kung gaano po ka-importante ang physical health, same thing din po doon sa mental health natin. Dahil kapag isa dyan ang hindi healthy, hindi magpa-function ang katawan mo ng normal. So, kasi kadalasan sa atin, lalo-lalo na dito sa Pilipinas, ang masyado lang natin pinagtutuunan ng pansin is yung mga physical health. So, ngayon gusto ko sanang bigyan din ng konting awareness yung mga tao na sana i-consider din natin yung mental health, na bigyan din natin siya ng pagpapahalaga. Dahil marami po akong nagiginig, marami din nagsasabi sa akin na nakaka-experience sila ng depression, ng anxiety at panic attack, pero hindi nila kayang i-open sa ibang tao or di kaya mismo sa family nila dahil kung sino po yung taong malapit sa kanila, yun pa yung nagiging trigger para umatake yung kanilang depression, anxiety at panic attack. Hindi sila makapag-open dahil gustuhin man nila, agad-agad silang binabara, laging sinasabi na nasa isip mo lang yan, kaartihan mo lang yan, nagpapapansin ka lang. So kami na mga mental health warriors, gustuhin man po namin na i-open sa family, sa friends, or sa mga kakilala namin ang tungkol sa kalagayan namin, minsan nagkakaroon kami ng hesitations dahil yung stigma hindi pa rin maputol-putol na kapag sinabing mental health, baliw ka agad ang nasa isip nila. And then, meron din sa mga past videos ko na nagsabi tungkol naman sa religion. Although, no questions yon yung tungkol sa religion, talagang napakalaking tulong naman yung pagdarasal, yung patatagin mo yung faith mo. Napakalaking tulong yon. Wala naman, hindi ko kine-question yon. Magandang advice yon. Pero, ang pinupoint out ko lang na sana maintindihan din natin na ang mental health o yung mga nagsasuffer ng depression, ng anxiety or panic attack ay kailangan din ng medical attention kagaya ng physical health. So halimbawa na lang, magbibigay ako ng isang example. Ngayon, pandemic. Lahat ng tao takot lumabas. Lahat ng tao pag lumalabas laging may suot na face mask, may suot na face shield, laging nakasanitize. Pwede ko pang sabihin sa inyo, bakit kailangan mo pang mag-face mask? Bakit kailangan mo pang mag-face shield or mag-sanitize ng kamay? Bakit hindi mo nalang patatagin yung pananampalataya mo para hindi ka mahawa ng virus? So, see, nakikita niyo po ba yung point na gusto kong sabihin? Hindi ko po kini-question yung faith, hindi ko po kini-question yung tungkol sa religion, pero gusto ko lang po sanang i-pinpoint or gusto ko lang sanang bigyan ng konting diin na hindi lamang lahat naiaasa natin sa aspetong spiritual. So, kailangan din talaga natin dito ng science or yung medical attention. Or, sige, mas pasimplihin na lang natin. Nagsasuffer ka ng ubo or sabihin natin na ikaw ay nilalagnat. Pwede ko po, rin po bang sabihin sa inyo na kung nasa isip mo lang yan,
Bakit hindi ka lumabas? Bakit hindi ka lumabas at lumanghap ng sariwang hangin? Tignan mo, mawawala yung ubo mo. Pwede ko rin po bang sabihin yun sa inyo? Kasi yan ang kadalasang sinasabi sa amin na kapag kami ay nagsabi na, uy, nadidepress ako, uy, ina-attacky ako ng anxiety, uy, parang feeling ko nagpa-panic attack ako. Ang laging sinasabi sa amin, naku, nasa isip mo lang yan. Ngayon, kapag gusto ko lang siyang i-connecta sa physical health, kapag sabihin ba natin na ikaw, sabihin natin na nagsasuffer ka ng cancer, very serious ang case na cancer. Pwede ko bang sabihin sa'yo na kulang ka sa pananampalataya, kaya ka ganyan? Pwede ko rin po bang sabihin yun sa inyo? Pwede ko rin po bang sabihin sa inyo, naku, nasa isip mo lang yan, bakit kailangan mo pa ng chemotherapy? Lumabas ka! Pwede ko rin, lumabas ka, mamasyal ka, mag-relax ka, tignan mo, mawawala yan. Pwede ko rin po bang sabihin yun sa inyo? Sana kung gaano po natin binibigyan ng kahalagahan ang physical health natin, sana ganun din po ang mental health natin. Although alam ko meron na tayong batas when it comes to mental health dito sa Pilipinas, pero still, napaka-tabu pa rin para sa mga tao na kapag nabanggit mo ang salitang mental health, eh, parang hindi nila kayang paniwalaan or hindi nila kayang tanggapin na totoo ang depression. At para sa mga tao naman na nalulungkot, na sinasabi nilang depressed sila, actually, sa totoo lang, ang kalungkutan po ay normal reactions lang po yan ng ating emotions, na if in case may mangyari masama or mayroong mga bagay na hindi natin gusto, normal reactions lang yan na nalulungkot tayo. Pero pwede pa rin yang mag-lead into depression kapag hindi naagapan. Kaya sana kapag nag-open up sa atin yung family member natin, kaibigan natin na sila ay nalulungkot, nade-depressed, or may anxiety sila, kung hindi man po natin kayang tanggapin, eh, respeto na lang po natin. Kung ayaw man nating makinig sa kanila, then it's okay. Okay lang po yun sa amin. Pero sana, wag na rin po kayong maging trigger sa amin para mas lalong tumindi yung sumpong ng depression, anxiety, at panic attack sa amin. So, yun lang po yung gusto kong sabihin. Kasi, marami po sa... Meron kasi kaming samahan at marami po sa amin ang nagsasabi na gustong-gusto nilang humingi ng tulong sa family nila. Gustong-gusto nilang mag-open up sa mga best friends nila. Pero once na in-open na nila yung topic na yun, agad-agad silang binabara. Agad-agad sinasabi na nasa isip mo lang yan, mag-enjoy ka. Kasi ang mental health po, hindi naman po namin yan ginusto na magkaroon kami ng depression, anxiety, or panic attack. Meron po talaga sadyang chemical imbalance sa brain namin na kapag ito ay sinumpong, kahit gustuhin man naming lumabas, gustuhin man naming mag-enjoy, hindi namin magawa. Ang hirap-hirap kontrolin yung sitwasyon namin, ang hirap-hirap kontrolin yung emotions namin kapag yung chemical imbalance na yun ay talagang umatake sa'yo. So sana maintindihan ninyo. Alam ko na mahirap intindihin dahil wala kayo sa sitwasyon namin. Ito ang kadalasan kong sinasabi sa mga usapan namin kapag nag-uusap-usap kaming mga mental health warriors. Kung hindi man nila tayo kayang intindihin, then tayo na lang ang umintindi sa kanila dahil unang-una hindi naman nila naiintindihan o hindi man nila alam kung ano yung mismong nararamdaman natin. Kung trigger sila sa atin, then medyo magkaroon muna tayo ng konti. Lumayo muna tayo ng pansamantala para hindi tayo sumpungin. At para naman po sa mga taong may alam or may kakilala na may mental health illnesses like depression and all that, huwag naman po natin sana kaagad-agad silang i-judge. I-judge na, naku, nasa isip mo lang yan, dahil yan ang kadalasang sinasabi, naku, mag-enjoy ka, lumabas ka, naku, ano ka lang, stay put ka lang, ganito lang ang gawin mo, ganito ang ganyang gawin mo. Sa totoo lang yung mga bagay na sinasabi nyo ngayon, lumabas ka, mag-relax ka, gustong-gusto namin gawin yun, pero nahihirapan kami dahil nga po dun sa chemical imbalance na umaatake sa brain namin. Wala naman pong may gusto na mahirapan. So, sana lang,
lalo na sana lang wag din nating questionin yung pananampalataya ng isang tao, dahil unang-una hindi naman natin alam eh kung ano yung paniniwala niya or pananampalataya niya. Maaring talagang religious siya, maaring yung pananampalataya niya ay strong, pero still sinusubok pa rin siya ng pagkakataon na magkaroon ng mental health problems. So sana lang maging awareness ito sa atin na hindi ito basta-basta lang na usapan. Katulad niyan, halimbawa, marami tayong nababalitaan na nagsisuicide, marami tayong nababalitaan na, uy, namatay na pala si ganito kasi nagpakamatay siya. Huwag na po sana nating antayin na ang family members natin, ang friends natin ay umabot sa ganoong punto. Kasi sa totoo lang, kapag nandoon na tayo sa sitwasyon na yun, andun na yung pagsisisi natin, sana pala nakinig ako sa kanya, sana pala sinamahan ko siya, sana pala inintindi ko siya, sana wag na po nating paabutin sa ganung sitwasyon para lang masabi natin na ay totoo pala ang depression, totoo pala ang anxiety, totoo pala ang panic attack. So yun lang po yung gusto kong iparating sa inyo, na sana kung gaano po natin binibigyan pahalaga ang physical health natin, ganun din po sana yung mental health natin. Kung wala man tayong magandang sasabihin sa kapwa natin or sa family member natin or kaibigan natin na nagsasuffer, then try to respect na lang po. Huwag na lang po tayong magsalita ng ikasasama pa lalo ng kondisyon ng taong yun. So yun lang po, at sana po naintindihan ninyo kami mga mental health warriors. Sana po naintindihan ninyo yung gusto naming ipunto na importante din po ang mental health. So yun lang po guys, maraming salamat, at lagi po tayong mag-iingat, still pandemic pa rin po. Bye!